Guys, good morning. Nandito na yung paputol ng kahoy na gagamitin natin sa kambingan natin pati sa manuan. Yan si Kay Sus. Shout out Kay Sus! Sila magtatrabaho dyan para gumawa ng 2x2. Tapos yung ibang tao natin kumukuha ng kawayan nandun sa baba na. Siyempre, Lunes na ngayon. Simula na ulit ng project natin. So, update ko kayo mamaya mga kois kung ano matatapos natin ngayon. Araw na to. Tapos na tayo dito guys. Meron na tayong mga materials na kahoy na 2x2 sa 2x3 para dito sa ating kulungan ng manok. At update naman dito sa ating pakuran ng kulungan ng kambing natin is halos patapos na rin mga kois. Kita nyo naman, di ba? Harang na. At medyo makalat pa nga lang. Pero doon sa dulo is patapos na nila, di ba? Halos. Siguro ngayong araw na ito matatapos na itong pagbaba ko dito. So yan ang update natin mga kois. Yes! So ang sulod na project dyan mga kois, di ko lang alam kung anong unahin, yung bahay ba ng kambing o itong manukan natin. Pero parang mas gusto kong unahin itong manukan na to para magamit na natin. Shout out ka pala kay Kuya Lando sa Papa ni Lawrence na nagbigay ng inahin na manok dito sa akin mga kois. So dinala niya kanina umaga, din na natin ang video ang gawa, sobrang aga dinala dito. Ayun o. So naitlog na to ng isang beses, nakapag-hatch na isang beses to. Yan. So mayroon na tayong unang inahin dito mga kois. Sinatid sa atin, yan, binigay ng tropa. Yan, shoutout kay brother Lawrence Kamutan at sa tatay niya kay Kuya Lando. Shoutout sa inyo. Thank you. Maraming salamat. God bless sa inyo. Ito yung gagawing garden ditong area na to. So dito tayo magtatanim ng mga iba-ibang pananim para pang suporta sa pagkain ng kambing. Pero i-update ko rin kayo dyan kung anong mangyayari dyan. Siyempre maraming pang lilinisin dito. So ito soon makikita nyo. Maayos din natin lahat dyan paunti-unti. Sobrang ganda na tingnan guys. Patapos na. So ilalakad ko kayo dito. Ito na yung daanan. Ito yung pinaka-entrance dito mga guys. Yan, medyo makalat pa nga lang. Siyempre sa pagsisimula ng negosyo, kailangan mo natin talaga maglabas at maglabas ng puhunan mga kois. Hindi naman yan lalo na kung long term yung negosyo na napili nyo tulad na itong pag-alaga ng kambing sa mga long term business to at yung mga manuka natin. So maraming benefits yan. Yung pagmamanukan is pwede tayong supply ng mga itlog nyan sa pang-araw-araw pati yung karne. Sa native chicken naman ang update price natin ngayon is 250 hanggang 300 per kilo. Tumatakbo ang live native chicken natin kung magkano yung bentahan dito. Dahil nga nakabili na kami. Saka mag-anak doon din namin. So nakuha namin ng
Yung mga una na bilhin namin is 250 per kilo. Tsaka hindi sila ganun kahirap lalagaan. Pwede nyo lang silang pakawalan at pakainin sa umaga. So sa kambing naman dito, kung native kambing naman yung alagaan nyo, is umaabot sila ng hanggang sa adult is 3,500 depende sa bigat. And sa pag-alaga naman ng kambing, lalo na kung native yung alagaan nyo, hindi nyo kailangan magpakain ng pellets lagi. Kahit yung mga down-down lang. Siyempre, kung gusto nyo patabain talaga yung mga alaga nyo, kailangan nyo rin maglabas ng puhunan sa pagkain. Yan si Erma to. Eh, shoutout kay Erma. Patapos na. So, dulo na lang yung babakura nila mga uish. Kinawayan na natin yan. Ayan, medyo wala pa yung gastos dyan sa kawayan dahil may tanim naman dito ang kawayan. Maraming kawayan dito. So, ang ginastos lang natin dito is yung cyclone wire natin. So, gumastos tayo ng 6,000. Yan, si Arma to. Shout out kay Madam Errol. Madam. Tapos, sa mga kahoy na ginamit, libre lang din yan. Ginawa lang din dito sa mga, sa mga gubat-gubat. So, ang labor na lang din. Then, cyclone wire lang ginastos natin yan halos. Ito gagawin tong garden ni Mama. So update ko rin kayo dito pag nalinis na. So magtatanim tayo dito. Mga pang-support ang pagkain sa kambing mga guys. Medyo maluwak-luwak din to. Itong area na to. Ayan. Nakita nyo naman sobrang haba na ng na-process natin ilang araw pa lang. Siguro 4 days. 4 days ngayon alam ko. So hanggang dito na lang muna mga guys. Update ko kayo. So, pag natapos dyan, pwede na tayo magdagdag ng mga materyales. So, plano ko mag-crossbreed. Crossbreed para sa ano? Para medyo lumaki-laki yung mga alaga natin kambing. Pero plano pa lang naman yon. At magbabudget pa tayo. Ay, farming mga oys. Nagsusunod tayo dito. Nililigpitan natin yung mga kalat mga oys. Ito ang init. Yun mga guys, tapos tayo mag tamok pati mga kalat dito. Ito ay sabihin ay sabihin din ito. Asa na yata iso? Puputok-putok pa. Pilip. Yan sa kapila lang, pinaputol na nila yung isang puno doon para gawing ano, gawin di materialis ng bahay ng kambing. So ito lang muna. Bukas to tong iba mga awis. Maraming masyado to. Dito mauubos to.